Sa buhay mag-asawa, kailangan ng tiwala at respeto sa isa't isa. Dahil kung wala ang isa sa mga yan, sigurado, magiging magulo ang inyong buhay mag-asawa. Isa rin sa nagpapatatag sa relasyon ng mag-asawa ay ang kanilang mga pangarap. Gaya ng magkaroon ng sariling bahay, maging secure ang kanilang future, at higit sa lahat, magkaroon ng anak para matawag na silang pamilya. Kaya ganun kaimportante sa mga mag-asawa ang magkaroon ng sariling anak. Kaya minsan, kapag hirap magkaroon ng sariling anak ang mag-asawa, ay nagiging dahilan nito ng pagtatalo at kung minsan ay pagluloko ng isa sa kanila. Gaya ng kwento natin ngayon tungkol sa isang lalaki na nagluko sa kanyang asawa dahil hindi sila magkaroon ng anak. Kaibigan, kung bago ka palang sa aking channel, ay mag-subscribe ka na. I-click mo na din yung bell para ma-notify ka sa mga susunod kong video. Salamat! Si Mark at Bea ay 8 taon nang mag-asawa. Pero sa tagal ng kanilang relasyon, ay hindi sila mabiyayaan ang sarili nilang anak na matagal na nilang inaasam-asam. Ramdam ni Bea ang matinding pagnanais ng kanyang asawa na magkaroon ng sariling anak at maging isang ganap na ama. Pero kahit anong gawin nila, ay hindi pa rin sila makabuo. Habang tumatagal, ay napapansin ni Bea na unti-unting nanlalamig sa kanya si Mark at tila nawawala na ng gana. Dahil na rin siguro hindi niya ito mabigyan ng anak. Isang araw, habang naliligo si Bea, biglang dumating ang kanyang best friend na si Emily at si Mark ang nagbukas ng pinto para sa best friend niya. At nung nakita ni Emily na si Mark ang nagbukas ng pinto, tinanong niya ito kung nasaan si Bea at sinagot siya ni Mark na nasa banyo ang asawa niya at naliligo. Pagkarinig ni Emily na nasa banyo si Bea, ay bigla niyang sinunggaban ng halik si Mark at niyakap ng mahigpit. Kaya gumanti na rin ang halik si Mark sa kanya. Ngunit dahil nadala sila ng emosyon, ay hindi nila napansin ang paglabas ni Bea mula sa banyo at nahuli sila sa kanilang ginagawa. Nanginginig na tinanong ni Bea ang best friend niya kung bakit nila nagawa yon ng asawa niya sa kanya. Napatingin din si Bea kay Mark pero hindi na ito nagsalita at yumuko na lamang. Ilang sandali pa ay may kinuha si Emily sa kanyang bag na isang pregnancy test at ibinigay kay Mark at sinabi kay Bea na matagal na silang may relasyon. Nagulat ang lalaki dahil positive ang resulta ng pregnancy test ng kabit niya at sinabi pa ni Emily na si Mark ang ama na dinadala niya. Tuwang-tuwa si Mark sa kanyang nalaman na magiging tatay na siya dahil matagal niya nang gustong magkaanak at sa puntong yun, nagdesisyon na si Mark na tuluyan ang iwanan ang kawawa niyang asawa na si Bea at sumama kay Emily. Sobrang nasaktan si Bea sa ginawang pangiiwan sa kanya ni Mark. Habang lumilipas ang mga araw at siya ay nagdurusa, nagpapakasaya naman si Mark at Emily sa bago nilang buhay. Pero di rin nagtagal, unti-unting natanggap ni Bea ang ginawa sa kanya ng kanyang asawa at naging masaya na lang ito para sa kanila. Sa pagsasama ni Mark at Emily, tila may napansin na kakaiba si Mark sa kanyang bagong asawa. Dahil kahit 7 buwan na itong buntis, ay hindi lumalaki ang tiyan nito. Isang araw, pag-uwi ni Mark sa kanilang tinutuluyan, ay laking gulat niya nang makita niya si Emily na umiinom ng alak at may kasamang ibang lalaki sa kanilang bahay. Dahil sa kalasingan, ay inamin ni Emily kay Mark na hindi naman talaga siya buntis. At ginawa niya lang yon para masira ang relasyon nila ni Bea. Makalipas ang 2 taon, sobrang laki ang pinagbago ni Mark. Nasira ang buhay niya dahil sa depresyon at pagsisisi sa mga maling desisyon niya sa buhay. At sa hindi inaasahang pagkakataon, ay muling nag-cruise ang landas ni Bea at Mark. Hindi na siya nagsayang ng oras at sinabi niya kay Bea na gusto niyang makipagbalikan at pinagsisisihan na niya ang kanyang mga nagawang kasalanan. Ginitian lamang siya ni Bea at maya-maya lumapit ang isang lalaki na may kargang sanggol at pinakilala ni Bea kay Mark ang lalaki na bago niyang asawa at ang sanggol na karga ng lalaki ay ang kanilang anak. Pilit pinipigilan ni Mark ang kanyang luha dahil nasaktan ito sa kanyang nalaman. Dali-dali siyang lumayo kay Bea na may bigat na nararamdaman. Kitang-kita sa kanyang mga mata ang sakit at pagsisisi, bunga ng kanyang mga pagkakamali.
Sa buhay mag-asawa, kailangan tanggap nyo ang isa't isa. Kung meron mang kulang sa inyong kapareha, huwag na huwag mo itong hahanapin sa iba. Kaibigan, kung nagustuhan nyo ang ganitong klaseng video, ay maaari bang bisitahin nyo rin ang channel ni Kaalaman Jr. Meron siyang mga ganitong klaseng kwento na tiyak magugustuhan nyo. Gaya ng video na ito, panoorin natin. Ano mang yaman, ano mang taas, ano mang kasikatan, sa mata ng Diyos, tayo ay pantay-pantay. Walang mataas, walang mababaw, lahat ay merong limitasyon. Sa mundong ito, lahat tayo ay merong misyon, kaya kahit ano pamang taas at yaman, sikat mo ay sana'y huwag lumaki ang ulo, dahil alam naman natin na yung mga lahat ng yaman mo ay pahintulot lang sa'yo ng Diyos natin sa taas. Kung gusto mong panoorin ang buong video, ilalagay ko sa description box ang link at kung maaari ay suportahan na din natin ang channel niya. Lagi nating tandaan, always be kind to everyone. Pero bago tayo matapos, shoutout muna tayo. Please make sure na mapanood mo pa ang iba kong videos na siguradong maaaliw ka at kapupulutan mo ng mga impormasyon. I-hit mo na din ang subscribe button pati na rin yung bell icon para updated ka sa mga susunod kong video. Laging tandaan, be kind to everyone and make your day awesome! This is Alam Mo Ba is now signing off!